magandang araw po, mga kaibigan, mga ka-netizen. Kumusta po kayo? Kami po ang Team Atubi. At kayo ay naririto sa ating Farmers Talk Forum. Sa lahat po ng mga sakit na tumatama sa ating mga bagong silang na biit, ay ito pong pagtatae o kung tawagin ay scouring, ang siya pong madalas na nararanasang problema. And probably, ito na yung pinaka-importante pong sakit na dapat nating maagapan, kung hindi man, maiwasan. Kadalasan po kasi ito yung mga dahilan kung bakit lumalaganap yung iba pang sakit sa ating mga alagang bii at nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga alaga. Talaga naman, napakasakit sa kalooban natin na mamatay ng bagong silang na biik. Pero yung inyo po naman, na ilang buwan na nagbubuntis yung ating mga binahin. Mm-hmm. Tapos aasa tayo na magkakaroon tayo ng maraming biik. At ito yung pag-asa natin para magkaroon tayo ng kita. Pero napakasaklap, mamatay yung mga biik na to dahil lang sa pagtatae. Diba, napakasakit? Marami sa mga kasama natin na nagbababuyan ang nakakaranas ng ganitong problema. Kaya po, para malaman natin ang ating gagawin at hindi na humantong sa pagtatae yung ating mga alagang biik, ay pag-uusapan natin ngayong umaga dito sa Farmers Talk Forum ang solusyon sa problema. Kaya ang topic po natin ay, bakit may nagtatae sa mga bagong silang na biik? Ano ang pagkakamali sa ating pangangasiwa na dapat ayusin? Mga kasama, wala naman pong masamang gumawa tayo ng pagbabago mula doon sa ating mga nakasanayan na pag-aalaga para sa lalong ikakabuti ng ating pagbababuyan na magiging kita na rin ng ating pamilya. Ito namang mga pag-aayos sa mga ginagawa natin ngayong sistema ay para na rin sa ikagagaan ng ating pag-aalaga at ng ating kalooban. Pero ano nga kaya yung pagkakamali sa ating pangangasiwa na kailangan nating itama at ayusin? Hihimayin po natin sa episode na ito kung ano mga dahilan ng pagtatae ng bagong silang ng mga biik upang mas madaling maiwasan itong mangyari. Tayo na po, magsimula! Alam naman natin na ang mga biik na ito na bagong silang wala pong taglay-taglay na antibodies ng ito'y isilang. Wala silang nakuha mula doon sa kanilang nanay, ano po. Kaya pagkasilang at yan ay dumede, yung colostrum po, yung first form of milk, ang siyang unang makapagbibigay sa kanila ng antibodies para protection nila. Pero yan po ay makukuha nila ng mas maganda sa first 6 hours ng paglabas po ng gatas ng inahin. Pero ang kagandahan naman yan, aba, epektibo yan for 36 hours or 3 days. Yon. E paano pagkatapos ng 3 days? Ang susunod po naman, makukuha nila yung mga sustansya na magbibigay sa kanila ng nutrisyon na maganda ay yung gatas na ng kanilang inahin. And of course, pag lumaki na sila, yung mga solid foods. Yes. Ngayon, dito sa ating pong topic, ay pag-uusapan nga natin yung dahilan. Mm-hmm. Ano ho? Napakahalaga po kasi ng mga ganitong proteksyon sa ating mga alagang bagong silang na biik para po naman sila makaiwas sa pagkakasakit. At dito sa ating topic, dalawang klase ang diarrhea o pagtatae. Merong pong infectious o nakakahawa at merong non-infectious o hindi po nakakahawa. Para malaman natin kung alin yung nakakahawang pagtatae at alin yung hindi, importanteng matukoy din natin kung ano'y dahilan ng pagtatae nila. Kasi pag nalaman natin yung dahilan ng pagtatae, malalaman natin kung nakakahawa ito o hindi. Yes. Pag nakakahawa, pwede na natin itabi o ibukod agad yung ating mga alagang biik. Una po dyan, alam niyo ba kung ano? Ano ba? Yung pagiging masiba. Kapagpatay pala yan. Oo. Kasi pag masiba yung ating, pardon for the word, ibig sabihin yung sobra-sobra, no? Na makadede, sumususo ang ating mga bagong silang na biik. Kaya sa sobrang dami nung kanilang nadedede, kasi may mga inahin na talaga maganda magatas. Mm-hmm. Busog na busog ang dede sa gatas. So, sa sobrang lakas nung gatas ito, enjoy na enjoy yung mga bagong silang na biik. At meron pong mga biik dyan na bundat na sa busog, ayaw pang tumigil. Ayun. So, kapag ganun po nangyari, ay yung pong kanilang digestive system na alam naman natin hindi pa po well-developed, hindi pa fully matured, ay kumbaga nasasagad.
hindi makaagwanta. Mm-hmm. Yung kanyang digestive system para lusawin to. Mm-hmm. So, nahihirapang ma-absorb at lusawin, yun pong gatas na ito. Kaya pagdating dun sa may large intestine, kung saan meron pong mga naninirahan na natural na mga bakterya, eh nasasarapan sila sa dami ng pagkain na nandoon. So, lalo silang dumadami at hindi na nagkakaroon ng balanse doon sa digestive system ng mga good at bad bacteria. So, anong kasunod nun? Magtatay na po ang ating mga biik. At alam niyo ba, kadalasan po ng mas mabilis mabusog, mabilis talagang mabundat sa pagdede, ay yung po mga nakapwesto sa first front teeth. Yan. Kasi, ang pagpasok kasi ng gatas, di ba, Miss Anna, magsimula doon sa pinakauna pa, lalakad yun sa kabila. Yun. So, yung mga nakapwesto doon, yun po ang mas unang nakakatanggap ng bugso ng gatas. So, yan po ay isang simple lamang na dahilan ng pagtatae. Milk scouring. Iba po yan sa coccidiosis. Ano po? Huwag po kayo magkakamali. Pero ito ay labis lamang sa pagkabundat ng pagdede. Anong gagawin nyo? Importante po dyan, mamonitor nyo. Yun. Ano? Mamonitor nyo. Kasi kapag nabantayan nyo yung mga nabusog na, awatin nyo na. Yun. Oo. Para naman hindi siya magtae at kayo mag-alala yung pala. Kahit naman hindi nakakahawa yan eh, mag-aalala ka pa rin. Oo. Yes. So, saka isa pa din dyan, magbigay ng time. Yung limit, yung time limit, kumbaga, di ba? Oo. Meron kasing oras ang pagpapadede. Oo. Yes. So, ayan po, simpleng dahilan lang ng pagtatae yung labis sa pagkabundat sa pagdede ng gatas, ay pwede nating maagapan yan. Isa pa sa mga hindi nakakahawang pagtatae sa mga bagong silang na biik ay yung malamig na klima o malamig na panahon. Bakit? Siyempre, nung habang pinagbubuntis pa lang sila nung inahin, yung mga biik ay sanay dun sa mainit na environment, dun sa uterus na inahin. So, isang pagkakamali na nangyayari minsan ay pag nakalabas na or naipanganak na yung mga biik, eh walang nakahandang brooder place. Or yung parang may supplemental heat yung ating mga biik. Dahil nga galing sila sa mainit, tapos paglabas, kung walang brooder, edi syempre, giginawin sila, malalamigan sila. Minsan tapos na yung brooding period nila, pero yung setup naman sa kanilang kulungan ay sementado at malamig yung sahig, eh talagang stressful pa rin sa mga biik. Although merong sariling mekanismo ang biik na nagpoprotekta sa kanilang katawan. Kapag bumaba ang temperatura, ang nangyayari ay napuputol yung blood supply or nababawasan. So kapag naputol ang blood supply, ano nangyayari? Nire-reserva nito sa kanilang utak at puso. So natitigil yung blood supply sa ibang parte ng katawan. Tulad ng digestive system. Yes, yung digestive system. So kapag nag-shutdown ito at hindi nag-function ng maayos, so syempre, hindi natutunaw yung kanilang mga pagkain or kung yung ininom nilang gatas ay hindi na pa-process or nadadigest ng kanilang bituka. Eh mas lalo na pag dumating na yan sa large intestine. Na hindi siya na-absorb. Yes. At hindi siya na-absorb. Eh nandun naninirahan kadalasan yung mga natural bacteria sa katawan. Eh syempre, the more na nai-stack yung pagkain, mas marami ngayon pagkain din na naibibigay dun sa mga bacteria. Mas lalo silang dumadami. Pag marami na, ano ang susunod? Eh di syempre, magtatae yung mga biik. Kaya kailangan kasi silang pa lang ng mga biik, may nakahanda na tayong brooder place. At after ng brooding nila, dapat ang kanilang sahig ay dapat nakaipa at hindi sementado lang para hindi sila ginawin. At isa pa dyan, yung isang uri na hindi nakakahawang pagtatae, yung dietary o yung may kinalaman to sa feeding management. Normally kasi, tinuturuan na natin yung mga biik na kumain ng solid food sa 7 araw. Ang pagkakamali minsan natin, bumibili tayo ng feeds na hindi naman sapat o hindi fit doon sa mga biik. Hindi po dapat ibigay yung mga starter grower, kailangan piglet booster po yung dapat nating ipakain. O paano ba natin ipapakain yan? Hindi po natin basta ibibigay sa mga biik. So tuturuan po muna natin yan, kumain. So ang kadalasan pong ginagawa dyan, tutunawin muna natin yung mga feeds na binili natin, ilalagay po natin doon sa dede ng mga inahin, unti-unti po nilang titikman hanggang sa makasanayan na nilang kumain. At kadalasan po kasi din, ito po ang tandaan natin, may mga feeds po tayong basta na lang nakakalat doon sa sahig, eh yung palang feeds na yan ay para sa mga inahin. Ang ginagawa po ng mga biik dyan, kakainin nila.
So yun po ang nakakasanhi ng pagtatae kasi yung feeds na yun hindi naman para dapat kainin ng mga biik kasi iba po yung nutritional composition ng lactating feeds. So tandaan po natin, so may kinalaman din yan sa management natin. So nagkakaroon din ng digestive upset kung hindi tama yung pinapakain natin sa mga biik natin. So kailangan titingnan po natin yung mga feeds na binibili natin. Baka naman po ito may mga molds na, may mga contaminated feeds na, isa pa rin po yan doon sa nakakapagpatae doon sa ating mga biik. Na pwede pang mamatay. Yes, tama po yan. At pipiliin po natin yung mga feeds na dapat na maganda yung kalidad ng ating ipapakain sa mga biik. Huwag po natin titipirin yung ating mga biik para hindi po ito maging sanhi ng pagtatae nila. At isa pa dyan, tignan po natin o i-monitor natin yung mga tubig o yung tubig na ipapainom natin kasi minsan o kadalasan, yan po ang nagiging sanhi ng diarrhea sa mga biik dahil contaminated na yung tubig na iniinom nila. Kailangan po bigyan po natin sila ng malinis na tubig sa amin po para maiwasan mga ganitong pagtatae. Naglalagay po kami ng technology sa tubig at sa pagkain. At magkaroon tayo ng biosecurity sa loob ng ating kulungan para maiwasan po yung mga ganitong pagtatae ng ating mga biik. Isa pa sa dahilan ng pagtatae ay ang maling farm management o maling pangangasiwa sa ating babuyan. Pagkasilang pa lang po ng mga biik natin, may mga bacteria na po yan sa kanilang digestive system. Meron na pong good and bad bacteria yan. Sa pagsilang nila, pagdaan po yan sa birth canal, may mga bad bacteria na doon na nasasama or nakukuha ng mga biik. So after po nan, hindi rin po natin napapansin sa hangin po natin, lalo na ngayon, polluted na po. So may mga bad bacteria na nakasama dun sa hangin na nai-inhale ng ating mga biik. At saka sa farm management natin, baka hindi rin tayo aware doon sa mga pakainan natin doon sa ating mga biik. Baka naman hindi nyo naaayos or nalilinis ng maayos. Kasi isa sa pinagmumula ng bakterya ay ang maruming pakainan, maruming inumin. And of course, yung sahig, kapag kalaging basa ang sahig, may moisture, so may bakterya po doon. So dapat tingnan po natin yung mga yan. At pangatlo po na dapat nating tingnan ay yung mga ginagamit natin sa ating mga kulungan o sa ating pagpapakain doon sa ating mga biik. Yun po bang ginagamit natin is na-sanitize natin? Naayos po ba natin? Nalinisan po ba natin yung kanilang pakainan bago lagyan ng pagkain? Yun po bang kanilang feeds na ilalagay mo ay wala po bang natira doon sa kanilang pakainan? So dapat tingnan po natin yan. And then, yung mga hindi maiwasan kasi sa atin sa pag-aalaga, yung naglalagay po tayo ng paliguan doon sa ating kulungan, na yung inahin natin na baboy is naglulublub doon. Hindi nyo po ba alam na doon sila nagdudumi, doon sila umiihi? So ang nangyayari, pagkagaling nila doon, is pupunta sila sa mga biik, magpapadede. So ang nangyayari po, nadidede ng biik yung mga bacteria na meron na kumapit doon sa dede ng inahin. Paano po ba natin malalaman kung mataas ang bacterial load doon sa ating kulungan ng ating baboy? Unang-una po, kapag kanilinisan niyo po yung iyong kulungan at may naaamoy pa rin po kayong malansa, nandun pa yung amoy dumi nila, nandun pa yung lansa, so ibig sabihin, mataas po yung bacterial load na meron po doon sa loob ng kulungan. So ano po yung mga dapat nang tingawin para maiwasan po natin yung mga ganyan? Una po, panatilihin natin na malinis po yung ating kulungan. Pag sinabi po nating malinis, ang paligid, wala pong nakakalat na mga basura, wala pong mga dumi na nakalagay dyan, kasi kapag may dumi po yan, so ibig sabihin may mga langaw, isa rin po yung langaw sa nagdadala ng bakterya, di ba po? So dapat tingnan po natin yan. And then, yung loob ng kulungan natin, bago tayo magbigay ng pagkain, so check natin kung malinis ba yung kanilang pakainan at saka yung inuman. And then, dapat po nating panatilihin din na laging tuyo yung kanilang sahig. Bakit po? Dahil nga po, kapag ka may moisture, basa yan, so dyan nabubuhay yung mga bakterya. So dapat panatilihin po nating tuyo yung sahig ng ating kulungan para maiwasan po nating tumira yung mga bakterya doon sa sahig. So yan po ang isa sa dapat nating tingnan para maiwasan natin yung pagtatae ng ating mga biik. At ngayon mga kaibigan, pupunta naman tayo sa ilan pong mga nagiging dahilan ng pagtatae na ito naman pag nagtayo ang ating alagang mga bagong silang na biik ay mahahawa
yung mga kasama nilang biik. So makinig po tayong mabuti, umpisa natin ito. Isa sa mga nakakahawang dahilan ng pagtatae ng ating mga bagong silang na biik ay ang bakterya. Actually, maraming klase ng bakterya yung responsable sa pagtatae ng ating mga biik. Kaya isa na dyan yung E. coli. Alam nyo ba na nakukuha ng mga biik ang bakterya na ito dahil sa maruming balat ng inahin kapag dumedede pa lang sila? So ang tendency, syempre, pag dumede sila at may bakterya na dun sa mismong dede ng inahin, syempre, makakapasok ito sa kanilang katawan at anong isisirain ito ng bakterya na ito? Syempre, yung kanilang small at large intestine o yung kanilang bilay, yung lining ng kanilang bituka na sisira nito. At syempre, magkukos talaga ito ng pagtatae. Kaya nagre-resulta yan sa medyo matubig or medyo madilaw yung kanilang dumi kapag yan ay nadali ng bakterya, lalo na sa kanilang bituka. So, importante na panatilihin natin na malinis yung kanilang paligid at yung kanilang kulungan. Dahil syempre, makaka-apekto yan kung bakit nagiging marumi rin yung ating inahin. Diyan magsisimula kasi yan eh. Correct. Pag nasira na yung lining ng bituka, eh, paano na yung mga sustansya na pumapasok sana sa katawan niya, hindi niya makukuha. Yes, hindi nila makukuha yung mga nutrient na kailangan ng biik. Mm-hmm. So, importante na maging malinis, sabi nga ni Ms. Angel. Ayan. At saka isa pa dyan, yung viral disease. Uh-huh. So, maraming iba-ibang klaseng viral disease. Pero ito po, yung mas critical na dapat nating tignan. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na PED o yung tinatawag na Porcine Epidemic Disease Virus. Yan po ay matinding tumama doon sa mga suckling pig. Isa sa mga matinding tumama itong virus na to. At ito ay nakukuha doon sa marunuming paligid din. So, kailangan natin magpatupad ulit ng biosecurity sa ating babuyan para maiwasan natin itong PED na to. Pag tumama ito sa mga biek, in 3 days, lahat ng biek na mamatay. Matindi ito. So, kaya magkaroon tayo talaga ng biosecurity sa ating kulungan. At ito ay hindi lang suckling pig ang tinatamaan nito. Halos lahat ng stage ng biek, pwedeng tumama itong PED ito. And alam naman natin, basta virus sa hangin, nagpupunta. Yes, yan. Oo. Kaya pag mahina resistensya ng baboy, ng biik natin, ng bagong silang na biik, eh talaga tatamaan na yan. Mm-hmm. Kailangan talaga magkaroon yung mga biik ng magandang immune system. Ayan. Isa pa sa nakakahawang pagtatai ng mga biik ay itong coccidiosis. Itong coccidiosis na ito yung mga parasite na maliliit na tinatawag nating coccidia. Ito ay madalas po nating nakukuha kung tayo ay nagpapakain ng mga pagkain doon lang sa sahig. So kapag nagbibigay tayo sa ating mga alagang baboy ng pagkain tapos sa sahig natin pinakain at naandun may mga biik tayo at kapag nakain ito ng mga biik, may tendency na pumasok doon sa loob ng katawan. Kapag dumami na po sila sa loob ng katawan, yung intestinal tissue kasi yung target nitong coccidia na ito. So kapag dumami na po yan, ang nangyayari, yung mga pagkain na binibigay natin, yung mga nutrients na binibigay natin doon sa ating mga biik, hindi po yan nagagamit ng ating mga biik. Kundi po, yung mga parasites sa loob, sila po yung nakikinabang doon sa mga nutrients na binibigay natin. So yung sustansya, napupunta lang doon sa mga coccidia o doon sa mga parasites na yan. So para maiwasan po yan, kapag kabiik pa lang, kaya nga po tayo nagbibigay ng pamurga sa kanila, 15 days pagkasilang ispinopurga na natin sila. So para yung mga parasite na yan is ma-flush out po yan ng mga biik or mailabas yung mga parasite na nakukuha ng ating mga biik. So, mahalaga din na pataasin natin yung immune system ng ating mga alagang biik para kapag ka nagkaroon ng scouring, so may sarili silang panlaban, may sarili silang antibodies na panlaban doon sa mga pagtatae na yan. Ngayong nalaman na po natin ang mga dahilan ng pagtatae, syempre, maiisip mo na ngayon, or infectious ba ito na pagtatae? Yes. Ito ba ay nakakahawa o hindi na pagtatae? Para magagawa natin ang paraan. Yung mga maling paraan ng pangangasiwa natin sa mga bagong silang na biik ay maikokorek na natin ngayon. Oo. Ikorek na natin yung maling nakasanayan natin sa ating pag-aalaga. Mm-hmm. So, paano ba natin ikokorek yan? Kailangan nating sundin yung mga payo ng mga vet natin, yung pagbibigay ng vaccination, mga ibang additives, yung magandang nutrisyon ng payo ng ating mga nutritionist. At sa amin po, ang ginagawa po namin dyan, naghahalo po kami ng technology sa pagkain, hindi lamang sa mga biik, pati na rin sa inahin, para makondisyon ang katawan ng inahin.
makapag-produce ng magandang quality ng gatas. Dahil pag nadede ng mga biik yung gatas na galing sa inahe na may technology, makakatulong sa utilization ng mga nutrient kung ano man po yung ibinibigay natin na mga vaccination, nutrition doon sa mga biik para maiwasan yung mga ganitong pagtatae. Ang resulta po nan, hindi basta-basta tatamaan ng bakterya, viral, parasite yung mga biik natin at madali itong makarecover sa mga sakit na to. Kung halimbawa po naka-technology, tapos yung kanilang dumi, elusaw. Pero nakikita nyo naman, maliksi, ano? Oo. Hindi po talaga yun maituturing na pagtatae, kundi flushing yun. Ibig sabihin ng flushing, inilalabas lang po sa katawan ng ating bagong silang na biik yung mga bakterya, yung virus, yung mga parasites na yan. So, huwag kayong mag-alala. Okay lang po yun. Pero kung suckling pig siya, yung dumedede, tapos nakita po ninyo, no, na nakalugmok, matamlay, hindi na tumatayo dyan, tapos yung dumi pa niya, lusaw, nagtatay po yan. So, pag ganyan po, grabe na po talaga ang lagay niyan. Agapan natin. Ang ginagawa namin, yung sinasabi namin sa inyo na nagbibigay po kami ng kalahating kutsaritang technology every 4 hours para mabilis pong makarecover yan. So, meron po tayong pag-asa na makarecover. At least, meron tayong last hope. Yes. Ngayon, kung kumakain na yung inyong mabiik ng pig booster, kami po, ang ginagawa po namin ay naglalagay kami ng 20 grams ng technology o atobi doon po sa per kilo ng kanilang pagkain. Ngayon, kung may sakit or nagtatae yung kanilang biik, ang ginagawa po ng iba nating mga kasama is nilalagyan nila ng 50 grams hanggang 100 grams yung per kilo ng kanilang pig booster. Sabi nga nila, it doesn't matter kung mataas yung atobi na nilagay nila doon sa kanilang pagkain, kung maisisave naman nila yung biik. At isa pa, hindi naman kumakain ng marami yung mga biik, pakonti-konti lang yung kinakain ng mga yan. So kahit na medyo mataas yung ilalagay nilang technology doon, is okay lang. Wala namang overdose yan. Ang mahalaga is masave nila yung kanilang biik. Magkano ba naman yung isang biik kumpara doon sa technology? At saka nakita naman nila yung resulta doon sa kanilang mga biik nung nilagyan nila ng 50 to 100 grams yung kanilang pakain. So ibig sabihin nun, nakondisyon na ng technology yung physiology at digestive system ng ating alagang baboy. Kaya lahat na-utilize na yung mga medication na binigay ng ating mga vet, yung mga nutrition na binigay ng ating mga nutritionist. So lahat yun ay nagamit na nung ating alagang baboy. So makikita nyo naman po yan doon sa ating mga alagang baboy. So mabilis na po silang lumaki at bihira na po yung nagkakasakit. Nagkakasakit man po is madali naman silang makarecover. So yan po, nakita na natin yung mga nakaka-apekto sa ating mga biik kaya nagtatae sila. Maaring sanhi ng kapaligiran o merong sanhi ng ating maling pangangasiwa na pwede naman nating i-correct o ayusin. Sana po ay nakatulong sa inyo ang aming na-share na munting gabay. So ayan, pwede na tayo magsimula nung palagong baboy na diniscuss natin na nakaraan. Kasi syempre nga, wala na tayong magiging problema doon sa mga biik na iyaanak ng ating inahin. Pwede na tayong magsimula. Kung meron po kayong katanungan, ibigay nyo na po ngayon at kami po ay nakahanda na. Pakibasa po yung tanong ni Joel Palatan. Ma'am, kailan ba talaga mag-i-inject ng iron doon sa mga biik at ilang days mula pagsilang at ilang beses magturok ng iron? At ilang ml kada turok? Maraming salamat pa. Baka salamat po yan. Salamat po. I'm Atobi Yoser since nagbababoy. Nagbaboy ako, kaso ngayon lang daw siya nag-inahin. Okay. Ayun. Ayan po. Doon sa mga bagong panganak po, after 3 days, pwede na po kayo mag-inject ng iron. Ang second dose po nan, mga 14 to 15 days. Yung dosage po ay depende kung ano po yung brand na bibilihin nyo. Kasi may kanya-kanyang dosage at saka kung ilang kilo na yung piik. Nakalagay naman po doon kung kayo ay bibili ng iron. Ayan. Importante yun eh. No? Oho, meron naman kasing direction doon kung ilang dosage kada biik. Meron po yan. Si Ian Olgasan, may tanong po. Meron po kasi siyang 5 to 6 heads na baboy. Nagtatanong siya ng housing design layout para sa baboy at siya ay taga Negros, Cagayan, Occidental. Hihintayin ko po, sabi niya, makapag-start na po ako at masubukan ko po ang technology. Bibigyan namin kayo ng link ng seminar namin dati po na ginanap sa office na bago yung nag-pandemic. And then, meron kaming konting illustration doon.
ano po, wala naman tayong specific kasing pagsusukat dyan. Kundi ang importante ay unang-una may ventilation. Okay? Yung ventilation po, tagus-tagusan ng hangin. So hanggat mari po yung ating gagawing kulungan, Sir Ian, sa ngayon, mga panahon na ito, ang nire-recommenda po ay yung mga grill o kaya buong kawayan, kung gagamit kayo ng kawayan. Ano ho? Kundi naman yung bakal. Hindi na po yung mga semento na, no? Minsan may gumagamit si semento pero one side lang. Para po yung kanyang hininga, hindi na nanatili sa loob. Yung amoy ng dumi, kung kayo hindi pa naka-technology, hindi po nakakapinsala sa kanila. And then, ang sahig po, sementado dapat. May klebe para kung anumang likido na meron doon, bababa, palabas. Ano ho? And then, lagyan po natin hanggat mare kung meron kayo makukuha ng IPA, rice hull. Raw rice hull na more or less 18 inches po ang kapal. Doon po sila higa, mas komportable. And then, pag dumumi naman yan, nasa isang sulok lang yan. At madali pong matuyo. Ano ho? May pag-aaral na po dyan na mas presko yan. And then, yung bubong hanggat mare po, matataas na. Mga bagong gawang pigpen ngayon. Ang bubong ay minsan 7 to 8 feet ang taas para hindi agad maka-apekto sa kanila yung greenhouse effect na dulot ng matinding sikat ng araw. So, heat stress, wala nang problema dyan. And then, yung kanyang feeder, hanggat mari po ay nandun sa may bandang gilid palabas ng kulungan para hindi siya maapektuhan ng kung ano man, ano ho, doon sa mga, minsan po may mga away-away, masikip. So, hindi nakakasikip yun, nasa labas. And then, yung atin namang nipple drinker, hanggat mari lagyan nyo ng sahod, parang imbudo, tapos lagyan ng tubo, konektado palabas para hindi po tumulo yung tubig dun sa ating rice hull. At wala tayong paliguan. Yes, oo. Kasi mababasa ho yung ating IPA kung magkakaroon tayo ng wallowing pan. At para iwas po dun sa mga bakterya, ang tendency kasi ng mga biek, maliligo yan dun. Doon naiihi, doon na yung dudume. So, makakain nila yon. Hindi nila, hindi maiwasan na hindi sila makakainom dyan, makakakain. So, yan pa rin yung isang sanhi ng pagtatairi ng mga baboy. Oh, yan. Ayan po ang gawa namin, kaya pinapayo namin sa inyo dahil mas nakakaiwas sa pagkakasakit. Yes. Sa lahat po na nanonood ngayon, alam nyo, nung nakaraan, tinalakay natin yung tungkol sa palagong baboy. Kung saan, yung iba po, tuwan-tuwa, lalo na doon sa ibang Facebook group, na sabi nga nila na nakuha nating feedback ay sila'y gusto nilang lumago. Paano ba yung technique? So, nung bigay natin sa kanila yung link, natuwa sila. Salamat po ng marami, na-appreciate nyo. And yes, kami naman masaya na nakakapag-share lang naman sa inyo. Yes. No, yung palagong baboy, Miss Anna, importante dyan kasi yung nutrisyon. Tapos kita mo yung tinalakay natin nga biit. Eh, anong palalaguin mo kung mamatay agad? Ayun. So, ito yung mga tips naman para na maiwasan po natin yung pagtatay. Kasi minsan talaga, pag tumama kasi yung virus or viral na yan, hindi natin talaga kaagad-agad natin na iiwasan. So, ito naman po yung aming tinalakay ngayon kung paano natin maiwasan at hindi na mangyari na mauwi ito sa pagkamatay ng ating mga biik. Ayan. Lalo pa nga, puro bagong silang pa lang yan, ano? Yes. Bumabara po sa nipple drinker, yung Atobi. Sabi ni Jay Base. Okay. Ano ang gagawin niya? Yun na ibig niya sabihin. Oo. So, ang gagawin po natin dyan, salain po muna natin bago natin ilagay doon kung ano ho yung pinaglalagyan natin. Kung may galon ba kayo o container na tumatagos doon sa nipple drinker nyo. Ayun. Ano bang alaga ni Sir? Kasi meron tayong kasama na ito naman ang ginawa niya. Alam mo ba yung paano nga ng tubig? Inupa-imbakan? Yun ang ginamit niya. Meron daw siya nahingi sa ate niya na nagpalit. So, ang ginawa niya, nagtitimpla muna siya ng konti sa timba. Tapos, pag hinalo niya mabuti, sinasala niya. Tapos, tsaka niya sinasali ngayon doon sa sa container. Sa tangke. Tapos, tsaka lang siya nagdadagdag ng kailangan pang tubig. Doon sa base sa timpla niya. So, may mga kanya-kanyang discarte po yan. Discartehan nyo na lang, sir. At saka, huwag nyong itatapon yung mga nasala. Yung kumbaga yan yung aming carrier. Kung ano po yung inaalagaan nyo, lagay nyo ho doon sa feeds. Kakainin ho yan. Ihalo nyo po. Ihalo. Ayan. Ito mga ibinabahagi po namin sa inyong tip, ay sabi nga po, magtulungan naman tayo, di ba? Kasi kailangan
maging masigla tayo sa pag-aalaga. So itong mga bagong silang na biik, diyan tayo unang nagsisimula. Mm-hmm. Kaya ho, hangga't maaari ay maagapan ko ano mga maaaring maging problema, hindi na lumala. Mm-hmm. So sana po nakakatulong yung ating mga tips na ito, at tuwing Sabado huwag kayong mawawala kasi puro mga informative information po. Sabi nga, informative details and knowledge ang ating ibabahagi sa inyo. Ito po, pahabol ni Ma'am Estrella, pwede po ba lagyan ng atubi yung inumin ng baboy? Yes po, pwede po natin lagyan. Yun na nga lang po, tingnan natin muna kung talagang hindi masasayang yung ilalagay natin technology. Sabi nga natin, ang baboy na lagi yung naglalaro. Nilalaro yung tubig. So, kaya po, ang recommendation natin is sa fridge na lang po natin ilalagay. Pero kayo po, pwede nyo naman po ilagay kung doon po kayo mas convenient o yung mas nakaka-alwan sa paglagay doon sa tubig. May naalala lang po ko, isingit ko lang po, ano, yung tungkol doon sa pag nanganganak na yung inahin nyo, no? Hanggat mari po sana, lagi naming ibinabahagi ito sa ating mga kasama na pagkasilang, di ba, nililinis na yung nguso, ipadede nyo agad. Yun, oo. Para mas mabilis yung, ano, yung labas ng mga biik. Yun, isa sa mga nakakatulong po, yung pagdede ng mga biik. Kasi pag gumibik, sabi nga, nag-contract yung, yung pinaka, ano, ng baboy, ano, so, nandun yung mga biik na ilalabas sana. Minsan, umahalang kasi. Pero kung nagko-contract dahil sa sumususo, ayun, magiging maalwan ang paglabas. Di na kayo magdudukot kasi kadalasan yung dukot na yung nakakapinsala sa ating inahin. Tanong ni Sir Jirochi Albert, ma'am, ano karaming atubi pwede ilagay sa inuming tubig? Kasi po, ang aking mabiik ngayon nagtatae mga 4 na araw na mula ngayon. Tapos ngayong araw, sana ang pagpupurga. Kaso nagtatae po. Salamat po and God bless. Pwede nyo naman po ilagay sa tubig yan. Pero yung mga nire-recommend po namin, ito naman po talaga i-tested na, magtunaw po kayo ng 1 kutsarang atuwi sa 1 cup na tubig. Yung po yung cup ng rice cooker, so concentrated po kasi yung technology dyan, yung atuwi. Kung meron po kayong syringe, lagyan nyo po, bigyan nyo yung mga biik ng 5 ml na mixture na yan, gada 4 na oras. Ayan po. So yung mixture na. Oo, yung natimpla na yan. Kumbaga sa antibiotic, 5 ml. Diba? Sa antibiotic na mga ano, nilagyan ng tubig. Yung concentrated kasi yun eh. Pwede naman pong ang gawin nyo, yung concentrate talagang powder na technology. Siyempre, ang biek, para hindi may stress, ibubukan nyo yung bibig, tapos i-force feeding natin. Kung pwede naman po yan. Pero po doon sa nalaman po namin sa mga na user na rin, ganun po yung ginawa nila. Kasi napaka madali. Ibubukan mo lang yung bibig ng biek, tapos sa gilid po, sa gilid ng bibig nyo ilalagay, tapos medyo hipanan nyo yung kanyang ilong para pag lumunok siya, kuha niya kaagad. Parang baby yan ah. Yes, ganun po. At iyan po ay tested na rin po doon sa isa nating user. Ito po ay hindi biek, kundi kambing yung kanyang alaga. Meron siyang alagang siguro maraming kambing. Ngayon, yung kanyang alaga may ano eh, may pangalan si Thor, yung barako. So ilang days na po nagtatae yan. After 3 to 5 days, na-suppress po yung pagtatae. Pinakita nga po sa ating medyo talaga namayat yung kambing. Kahapon, hindi na ho nagtae. Pero yung mga ilang days nagtatae pero kumakain. Sabi ko naman po ay pag ganun po, maski po sa kambing, sa baboy, nagpa-flashing po yan. Flashing lang. Oo, hindi basta maganang kumain, masigla naman siya, pero lusaw yung kanyang dumi, flashing po yan. Sa ngayon po, maganda na po yung barako. Ang sabi niya nga po eh, sana matagal ko nang nalaman yung atuwi kasi nalagasan siya everyday isang kambing. Nalagasan siya ng mga 8. 8 piraso o 8 kambing na po yan. So, maraming salamat po kay Sir sa pagtitiwala sa technology. Ayan. Bilyasin ba? Bilyasin, opo. Napanggit natin kanina yung flashing eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Na kung kayo yung naka-technology, tapos lusaw yung dumi, hindi po pagtatae yun. Kung maliksi naman yung hayop. Yes. Ano. Tapos lilipas din yun. Pag nailabas na niya lahat yun, titigil naman yun eh. Mm-hmm. Oh, tsaka yung iba din naman, experience nila, kapag ganyang may sakit yung mga alaga nila, tinataasan nila yung technology dun sa pagkain. Ginagawa nga nila is
per kilo is 50 to 100 100 grams yan. Si Jan, si Maseda, good morning po. Safe po ba sa buntis ang Atovi? Yes. Safe na baboy. Buntis na baboy. Safe na safe po. Ang suggestion nga po namin hanggang sa mapakastahan o bago pakastahan, meron na pong technology na ilagay para mas maganda po. Ma'am, isa lang ba ang Atovi panghalo lang sa tubig? Test si Bunuan. Opo, iisa lang po yan. Iisa lang po. Si Ma'am Minda Belahe Reyes. Ma'am, pwede ba yan sa manok or sisiw pa? Pwede po, ma'am. Napunta na tayo sa... Ang dami kasi nagtatanong. So, from day old po, pwede na natin bigyan yung mga sisiw hanggang sa paglaki nila. Ito, gaano po kadaming atubi pwedeng ihalo sa isang sako ng feed para sa patiner? 125 grams po to 150. Pwede po yan. Yan ay kung starter to finisher ang feed. Yes. Yes, may starter po siya. Patiner stage iba na naman po. Po pag pre-starter. Mm-hmm. Sabi po ni Brigido de la Cruz, namatayan kami ng mga patining sa magkaibang mga araw na nagsimula sa pagtatae. Pwede rin ba ang atubi para ma-prevent any mortality? Ano ang ratio versus feeds or water? Ayun. So, yun na banggit po natin sa fattening po, pwede po natin ibigay din yung dosage na binigay natin na isang kutsarang Atovi sa so 1 cup na tubig. Bigyan nyo, pag magandang malalaki na po, bigyan nyo at least mga 20 ml na mixture kada 4 na oras. Pagbuntis na po ang inahing baboy, di na po ba pwede mag-mix ng Atovi from Occidental Mindoro? Mas maganda pong haluan nyo po ng technology kapag buntis na yung inyong inahing baboy. Kami po, ganun ang ginagawa namin. Ano, preparasyon pa nga lang, naglalagay na po kami. And then, nakikinabang dahil doon sa fertility ng hayop, yung egg cells production. So, maganda po. All throughout the growing period hanggang sa siya po ay nandun na sa reproductive period. Si Sir Ariel Carino, ang 8 days old na mga biik ko nakikikain sa pagkain ng inahin na may Atovi and BM at 1:5. Pero hindi nagtae hanggang maiwalay. Yun naman kasi meron siyang ginamit. Pero kung hindi siya technology. Ay, yan ang isa sa dahilan ng pagtatay. Kasi hindi naman designed yung feeds na yun para sa mga biik. Kaya nga yung iba po, ang kulungan ng mga inahin, nakataas yung feeder ng inahin. Tsaka alisin na po natin sana yung mga dati nating nakagawian para kung gusto nyong mas lalong gumanda at gumanang pag-alaga, yung pagpapakain sa sayo, wag na po. Ilagay natin sa ayos para din tayo makikinabang niya. Okay, thank you so much po sa inyong ginawang panonood, pagbibigay ng panahon dito sa amin pong episode na ito. And always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ang aking pamilya, hindi sumuko, hindi naghina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet, pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh! Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology.
Ngayon ay totoo, kumikita na ako. Wala nang kapit.